Alam mo, isang taon na naman ang itatanda ko. Pero happy naman ako dahil as long as healthy tayo, di ba? Yun naman ang parating importante dyan. And speaking of which, di ba? Kasama ho sa atin dapat na listahan yan, di ba? Yung pagiging healthy. Mm-hmm. And one of the things that we can do para ho tayo ay maging healthy, eh, kailangan mag-distress tayo. So, magliwaliw, pwede ho tayo mag-bonding with our family and loved ones, di ba? Lalo na, magbabakasyon na. So, yes. Kailangan meron na tayong mga goals kung saan tayo pupunta para okay. Makapag-bonding. Kaya naman, importante na tayo ho ay magliwaliw, pero dapat ang lahat ng ating kakainin ang ipapasok sa ating katawan ay healthy, tama. Sabi nga ni Doktora. Uh-huh. So, let's go na natin patagalin yan. Ito na ho ang ating pasyalan this morning. Panggisa at pang-tsaa. Pero pwede rin daw pang-spa. Ganyan ka-winner ang ginger o luya. Hinugot man mula sa lupa, puno naman ang sustansya. Kaya ang orihinal na reyna ng brilyante ng lupa na si Danaya ay este Diana Zubiri. Gusto raw masubukan ang hatid nitong benefits sa balat at sa katawan. Tima, kapuso. Hayaan nyo mamaya, tuturuan ko kayo ng isang ginger tea recipe. Pero bago yan, magpapamasahe muna ako dito sa isang spa sa San Juan kung saan gumagamit to sila ng ginger para sa kanilang treatment. Hello. Avisala, ang bati ng mga luyang ito sa timbang may maligamgam na tubig. Agad isinausaw ni Diana ang mga paa niya sa ginger foot soak nila dito. Yan yung ginger. Yes po. Bakit? Bakit ginger? Ang ginger po ma'am para po sa makatulong po sa rheumatism at sa arthritis po ma'am. Ilang minutes po natin ito ba? 10 minutes tatagal ang foot soak na ito. Kaya ang therapist, sinimula na ang head and arms massage ni Diana. Tapos ang foot soak, sinimula naman ang foot reflexology. Bukod sa foot reflexology, parang perfect to sa mga nag-workout, no? Kasi talagang tinatamaan niya yung mga muscles ko. Ikatatapos ko lang kasi mag-leg workout. Kaya feeling ko effective siya. Aba, may bonus din sila dito ang shiatsu massage sa likod. Hello mga kapuso, nandyan pa rin ba kayo? Nandito ako ngayon sa pangalawang spa na pinuntahan namin kung saan ginger pa rin ang bibida sa susubukan kong treatment. Gamit ang honey ginger scrub na ito, tiyak raw na i-exfoliate ang balat. Nang handa na, sinimula ng scrub si Diana. Para saan po ito? Honey ginger body rub, ma'am. It reduces cellulite signs. Honey ginger body rub, ma'am. It reduces cellulite sign, a heating process that could help to reduce the cellulite sign on the body. It's nare-relax ako lalo. Tapos gusto ko yung sinabi niya na para sa mga
pang fight to ng cellulites. Kasi ang dami ng cellulites. So I'm excited for the result and on this process. So babalik ako, tulog lang ako ulit. Mula likod, mga braso at binti. Walang ligtas sa full body scrub nila. Pero hindi lang ito basta simple scrub. Dahil tila matapos kang timplahan ng seasoning, ibabalot ka rin daw na parang lumpia. Kaya tinawag na honey ginger body wrap ang treatment na ito. Sariwang-sariwan na po ang lumpia. Ito na. I-ready na mamaya. 30 minutes po, ma'am, na ibababad po yan sa katawan niyo para po mag-detox po kayo. Hello! Ayan, tapos na ang aking massage. Tapos na ako mag-shower. As you can see, this is the result. Very relaxing at napaka-smooth na ng aking skin. Ang Luya patuloy na bibida dahil sa mismong ating katawan may benepisyo rin itong dulot. Ang Luya may anti-inflammatory properties. Yung anti-inflammatory po, yun yung nakakabawas yung mga pamamanas, mananakit, o yung mga excruciating pain sa katawan natin. Bukod dyan, may mga pag-aaral ding nagsasabi na ang Luya nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol. Yung sa blood sugar and sa cholesterol, mainly because of the antioxidant and the fiber content of the ginger. Kasi ang ginger, syempre gulay din siya. It has fiber which can help in regulating cholesterol and blood sugar po. At para mas ma-enjoy ang benefits ng Luya, tuturuan tayo ni Diana ngayon na gumawa ng tea. Presenting ginger and lemongrass tea with chia seeds. Ihanda isang maliit na piraso ng Luya na hiniwan ng pino, 3 stalks ng tanglad, 2 kutsara ng chia seeds, 2 kutsara ng brown sugar, at 1 tasa ng tubig. Hiniwan na natin ang mga sangkap kanina. Ito na po ang ating ginger. Sa isang pot, ihalo sa tubig ang luya, tanglad, at brown sugar, tsaka pakuluan ito. At habang inaantay natin kumulo ang ginger tea, maglalagay na tayo ngayon ng chia seeds sa lukewarm water. After 20 to 30 minutes, pwede nang isalin ang pinakuluang ginger and lemongrass tea sa isang teapot na may strainer. Handa na ang ating ginger tea with lemongrass. O mga kapuso, let's sit, relax, and enjoy our luya!